Good morning. Update ko kayo sa aking kanina pechay. Dito sa aking aquaponic. Yan ang ating pechay. Guys. Yan na. Salamat sa Diyos. Malago sila. Pero plano ko silang ilipat sa ano guys. Sa mas malaking container. So ito. Bali magbibinhi tayo uli na ang panibagong pechay. Ito itatransfer ko to. Siyempre, we are beginner. Apat pala ang pag-ano ng pechay. Ito ganito pa lang, ganito lang pala kalaki, guys. Oh, bigyan ko kayo ng ano para matuto tayo. Ang pagta-transfer pala ng pechay, hindi yung maliit pa sila. Ganito pag meron na silang mga apat na dahon. Yan, saka natin sila ta-transfer. Hindi ako kasi, guys, ang ginawa ko dito, direct planting iba, tapos ng iba. Ano yung maliliit, sinidling ko. So, tignan nyo ha, pag ganito ang itsura, pwede naman sila mabuhay o kagaya nyan, diba? Pero dapat pala, pag ganito na siya, tapos, i-shakaw natin siya ilalagay dito para hanggang dito matatabunan natin ng lupa. Ng lupa yan, o yan. Kasi tignan mo, papakita ko sa inyo yung mga ibang mga, ano. Pwede naman siya, kaso may mga iba talaga. Ayan nyo, tignan nyo guys. Pag ito sana, ganito pa lang siya kalaki, itatransfer natin. Hanggang dito, matatabunan natin nung kanyang, ito yung kanyang ano, pinaka, ano niya, katawan niya. Para ito, magmula dito hanggang dito, magkakaroon niya ng ugat. Ayan. Ayan guys, so ito yung update natin sa ating aquaponic pechay. Pero ang nangyari, ito ngayon, okay lang naman. Ito mga to, iisa-isahin na lang natin yan na itatransfer para naging ano na lang siya. Binhi na lang siya. Yan, oh. Para ito, pag dinransfer natin to sa mas malaking nilagyan ng konti ng plastic bottle o ano, ito, mas magiging ugat to. Kaya, pero sa susunod yan, nagbinhi na ako uli ng bago. You know. Yung bagong binhi natin, dapat pala, bago natin sila i-transfer sa mga plastic cup na ganito, ganito na siya kalaki. Yan, hindi pala yung ano, hindi yung mas maliit. Kasi mas maliit pa dito eh, bago ko sila na i-transfer. Kaya, ganyan ang ano, naging itsura. Pwede naman, pero kita mo to, I like this one. Mas lalago pa sana sila ng mas maganda kung mas maganda yung ating pagka-transfer ng ano. Eh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, I'm a rookie farmer, no? Kaya marami tayong, matututo tayo sa ating mga ginagawa at sa ating mga pagkakamali. Pero kung hindi mo naman ito gagawin, hindi ka matututo. Tama? O yan, no? Tignan mo yung mga pagkain ng ating tilapia, very organic, tapos dudumi sila, gagapa ngayon sa ating aquaponic. Ito yung ating sili, Laguna guys. And guys, malalago naman ang ating pechay. Kaso, syempre, may mali tayong prosesong naganap. Dapat kasi ang pinaka ano niyan dito, pag ilulubog natin sila hanggang dito para itong mga ayan magiging magmarami ugat yan. Yan, ganyan. O, bibigyan ko ay sample, ha. O, ito kasi ang liliit pa nung iba, oh, kasi ganyan ko sila itinanim. Maliliit dapat pala bago natin sila i-transfer sa mga plastic cup na ganyan. Ganto na ang itsura ng binhi nila para ito mailulubog natin ng maigi at maganda yung kanilang magiging resulta. Pero buhay sila guys, nabubuhay sa ating aquaponic at ang ating fertilizer ay taba ng ano, mga dumi ng tilapia. Ito ang sinasabi ko guys, dapat ito nakabaon to hanggang dito. Yan. Sa kaya yung mga ganito, itatransfer na lang natin yan sa ibang container para mas lalo silang mabuhay. Tapos itong mga dalawang mga maliliit na yan, yung mga baby ano nila, leaf, atanggalin nyo dapat yan, no? Ayan, no? Hindi sila nakabaon nung iba.
Pero iba maganda naman ng ano, kaya nabubuhay sila. Yan, walang dilig yan, tsaka wala siyang fertilizer. Yan ang ating aquaponic system ng ating pechay. So guys, ganun lang no. Lahat kasi ng bagay, hindi naman nakukuha yan sa mabilis. Lagi yan pinag-aaralan. Hanggang sa matuto tayo ng matuto sa buhay. Mas maganda na rin nung mayroon tayong ginagawa araw-araw kaysa yung nakatambay lang tayo. Mas maganda na rin yung ganito guys. No? Meron tayong pinagkakabalaan. Meron tayong may sariling food consumption. Busy tayo palagi. Siyempre huwag nyo rin kakalimutan na lagi tayong magsisimba, no? Lagi magpasalamat sa Panginoon kung ano man ang biyayang meron sa atin. Lagi tayo nagpapasalamat. O, siya kasi ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kung wala tayong lakas, hindi rin tayo makakapagano eh. Hindi rin tayo makakapagtanim, hindi rin tayo makagawa ng ating mga gagawin sa buhay. Kaya dapat lagi tayo nagpapasalamat. Yan ating update sa ating aquaponic pechay. Shout out tita. Maraming salamat. Ingat kayo palagi sa aking mga subscriber. Lagi kayo magsawa. Ano guys, no? O, yan, no? Matuto tayo at meron tayong pakinabang. No? Ayun nga, oh, i-update ko kayo dito kung meron tayong ginagawa ito. Ayun, no? Siyempre medyo isa lang tayo dito. Mahina ang ating ano. Ayan na ating gagapangan. Yan guys. Oh. Kaya ito hindi ko na pinatanggal ito. Kasi inisip ko yan na pwede siyang gapangan ng halaman kasi wala naman tayong lugar na malaki. Kaya ang gagawin natin, puro tayo vertical planting. Yan, itong mga, yan hanggang dito yan. Lahat ng bumbakot, gagawin natin vertical planting. Okay lang guys, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo sa Sunny Boy Channel. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all. Boy tayong lahat. Salamat sa Diyos. O sa akin nga pala mga kabrad and sisters. Please subscribe my channel. Mabuhay tayong lahat. God bless you.